Kung gusto nyong magnegosyo na malaki ang pwede nyong kitain, panoorin nyo to. Tutulungan nila kayong mag-legit check ng supplier. Bali yung shipping nito, wala nang hidden charges and additional fees? Yes, wala na. All in na to. Nice! Kaya malaki yung pwede nyong kitain. Meron din tayong 24/7 customer support. Ang maganda pa sa kanila, may free delivery, may free assistance pa. Ito talaga yung tinatawag na seamless and hassle-free na delivery. Ayos! Kung naghahanap kayo ng mura, safe, legit at mabilis pa na importer, watch this video. Welcome back sa aming YouTube channel. I'm Mami O. So for today's vlog, if nagpaplano kayo magkaroon ng negosyo at gusto nyong mag-import from China to Philippines, watch this video dahil isi-share na namin sa inyo ang legit at trusted meron pang quality service na forwarder. At nandito na nga tayo ngayon sa Asian Allied Freight Management. Sila yung trusted namin na importer from China to Philippines na hassle-free na, stress-free pa. Pasok tayo sa loob. Disclaimer lang ha, hindi ito dropshipping. Tutulungan talaga nila kayo makahanap ng legit supplier at makapag-import ng produkto dito sa Pinas para sa inyong negosyo. Ano-ano ba yung mga itatakal natin ngayon? Unang-una, paano ba makapagsimulang mag-import from China to Philippines? At pangalawa, ano ba yung mga usualing cost na kailangan nyong i-consider? At pangatlo, sino ang makakatulong sa inyo? Para mas mabigyan tayo ng idea kung ano ba or paano ba ang pag-i-import from China to Philippines, tawagin na natin ang CEO ng Asian Allied Freight Management, si Sir Jeremy De La Cruz. Sir Jem, mag-hi ka na po sa aming mga subscribers. So sir, ang una kong tanong sa inyo, brief discussion lang, ano ba ang pag-i-import para sa mga first-timer? When you say import kasi, means bumibili ka ng produkto galing sa ibang bansa, mm-hmm. and then going here. Pinapadala mo siya papunta dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Just a brief knowledge para sa mga gusto mag-import. Basically, kapag ka nag-import ka kasi ng any products mm-hmm. from abroad, we go through a standard process of shipping and also yung customs duties, mm-hmm. customs clearance. Ayan, medyo maraming proseso siya na pagdadaanan. Pero good thing is, here in Asian Allied, mas pinasimple natin. What we offer is yung seamless mm-hmm. transaction. Kumbaga, pag bumili ka ng produkto mo, kami na mag-arrange hanggang makarating yan dito. Mm-hmm. So lahat ng mga documentation, shipping, customs clearance, kami na lahat ang gagawa niyan. Paantayin mo na lang mm-hmm. na dumating yung product dito sa Pinas and then hanggang sa ma-deliver namin yan papunta sa'yo. Nice. Ayun. So yun yung pag-import na tinatawag at natin. At yun na nga rin, doon na pumasok ang Asian Allied Freight Management. Mm-hmm. Sir Jem, sa dami ng mga nagsisilabasa ng mga importer or forwarder ngayon, ano yung masasabi mong edge ng Asian Allied Freight Management? Siguro for me, ang masasabi kong edge ng Asian Allied is that meron kaming multiple warehouses all over the Philippines. Mm-hmm. So talagang the company took initiative mm-hmm. na to serve nationwide market. So okay. We have warehouses here in Luzon, ito San Pedro Laguna. Las Piñas, in San Simon, Pampanga, tsaka sa Malabon. Mm-hmm. Sa Visayas, meron tayong Cebu and Iloilo. Tapos sa Mindanao, meron tayong Davao. And also, Asian Allied's expertise when it comes to the local shipment is, kumbaga kahit yung mga other areas na hindi basta-basta sa serve ng ibang mm-hmm. forwarder, kaya natin. Like for example, we have a branch office in Cagayan Valley, mm-hmm. Tuguegarao. So yung mga parting norte na mga yan, Tuguegarao, Cagayan Valley, Ilocos, nasa-servean natin sila for delivery. In which I think yung other forwarders very limited lang yung reach nila. And yun nga, when it comes to the Visayas and Mindanao area, since meron tayong facilities, so mas malawak yung mas reach. Mas mabilis at mas madali na lang din. Yes. Okay. We also have the free delivery service within Metro Manila and nearby provinces. Wow, okay. So tama sir. From China to Philippines, merong
cost, which is reasonable price naman. And yes, then, kapag dating dito sa Pinas, may ino-offer kayong mga free shipping, mga free delivery within Metro Manila and nearby provinces. Yes. Ayos. So, yung free delivery natin using our company fleet. Mm-mm. So, usually, pagdating dito, kinakarga na agad yan for distribution. Mm-mm. So, ayan. Oo, minsan problema rin yan eh, no? Kumbaga, naparating dito, pero ang hirap papunta naman sa mga customers. Yes. Actually, yung mga ibang forwarders, hindi sila nag-o-offer ng delivery services. Uh-oh. Yung iba sa kanila, pick up. Sa warehouse nila. Bahala ka na, problema mo yes, na. Yes, ganun. Basta dumating sa warehouse nila, pick up na lang. Kami, we offer delivery services. Okay. So, yung free delivery, meron tayong scope kung hanggang saan yung kaya namin i-deliver for free. Pero paglabas na doon sa range na yon, we can still deliver but for a minimal cost na lang. So from point to point talaga ang Asian Allied Fleet Management. Door to door. Yun talaga yung pinaka term natin talaga. Yun talaga yung pino-promote namin, the door to door delivery service. Oh, nice. And ito po ay saan galing? Galing sa China. China. And yes, iba-iba pong customers yung umorder nito. Yes, ang ginagawa natin dyan, meron tayong warehouse din sa China kung saan kinoconsolidate yung mga items hanggang sa makapuno tayo ng isang container. And then sir, paano naman yun? Meron tayong warehouse talaga doon sa China. Yes, we have a warehouse in Shenzhen, Guangzhou, Yiwu at saka Shishi. Okay. So yung pong apat na cities na yon, dun yung meron tayong mga consolidation warehouses na kung saan dun pinapadala ng mga suppliers yung mga products na in-order ng customer. So once na dumating na yun sa warehouse, iniipon natin yun hanggang sa mapuno natin yung isang container. Then pag napuno na isang container, ship na siya papunta ng Pilipinas. But since ang dami namang nagtitiwala sa Asian Allied, mabilisan na lang naman to. Kumbaga, mabilis na tayo makapuno ng isang container. Yes. And then mabilis na lang makapuno. Usually, ano po, sa loob ng isang linggo, ang binabiyahe natin is around 7 to 10 containers per week. Okay, so mabilis nga. Ang lead time natin, magmula dun sa ma-receive sa warehouse sa China hanggang makarating dito sa warehouse sa Pinas. Pagka yung non-peak season, 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Yes. Nandito na? Nandito na. Okay. Then pagka peak season, 3 to 4 weeks. Okay. So kailangan din talaga mag-alat ng time kapag yes, mga peak season. Lalo na, magbe-burr months na. Yes. Usually, pag dumating na yung mga burr months, yan ay nagpi-peak season na. Doon na medyo, mas tumatagal yung lead time kasi, syempre yung port congestion, totoo, tinitake into consideration natin. Hindi, tsaka ang dami rin yung order. Oo, dami yun. Dami yun. Nag-start na rin yung mga so, yung volume nagsisurge up na. Yun ang, ano, yun ang lead time natin. For example, Sir Jem, gusto kong magnegosyo eh, nagpa-plan din ako mag-import. Paano ba yung una kong step na gagawin at paano nyo ako i-assist? Number one, of course, kailangan alam mo na kung ano yung produkto na gusto mong i-import. And once na-determine na natin yon, aalamin natin ngayon yung source or yung supplier. Okay. So, meron tayong ginagamit na yung Alibaba app. Alibaba, okay. Pero, for beginners, minsan kasi medyo complicated yung paggamit ng Alibaba website or ng app. We can guide you through the process. Okay. And at the same time, meron kaming team of customer service representatives that can help you talk to the supplier and negotiate. Ooh. Okay? So once nakipag-negotiate na tayo dun sa supplier, syempre, pupunta tayo sa mode of payment. Okay, so since this is an international transaction, we can also help you pay your suppliers abroad. Okay. So, once na na-settle na natin yung kailangan natin bayaran dun sa supplier, then pwede na nating i-arrange kung paano siya mapapaship papunta rito. Okay. So, doon na pumapasok yung aming step-by-step process kung paano natin siya gagawin. Kasi may mga importer na pinapabayaan ka na lang, no? Basta kami, mag-i-import kami from China to Philippines. So, kayo talagang i-assist nyo. Yes. Kasi yung mga Chinese suppliers kasi, syempre, what they do is they sell their products, di ba? Pero once na ipaship na nila yon, let's say for example, hindi kayo dumaan sa isang forwarder na katulad namin at hinayaan natin sila na
mag-ship okay. without any extensive knowledge, mm-hmm. doon nagkakaproblema. Kasi hindi naman alam ng mga Chinese suppliers kung ano yung rules and regulations ng bansa natin pagdating sa pag-i-import. So, most of the time, ang na-encounter na problema ng mga tao, lalo na yung mga first time mm-hmm. na mag-import is, akala nila nakatipid na sila sa product at sa shipping cost, pero pagdating sa Manila port, biglang may mga customs duties and taxes na kailangan bayaran. Doon sila nabibigla. Uh-oh. Okay? Pero kapag yung mga ganong instances ay pinhandle natin sa isang forwarder na katulad ng Asian Allied, mm-hmm. that's the time na maiintindihan natin yung buong process at the same time, alam natin kung paano tayo mas makakatipid in terms of the costs. Yun ang aming mai-offer na assistance sa mga gustong pumasok sa pag-import. Kasi tama, Sir Jem, no? May mga chances din na minsan na-hold pa. Yes. Diba? Kasi dahil nga mga first time magpa-import dito, hindi dumaan sa mga kagaya ng Asian Allied Freight, hindi nila alam na pwede palang ma-hold, may matatax pala, may custom fee. So, na-hold na lang, hindi na nila nakukuha. So, imbis nakatipid sila, lalo silang nagsayang ng pera. Yes, mismo. Maraming beses na namin na-encounter yung mga ganun. So, syempre, yung mga ibang clients na natulungan namin sa ganong aspeto, mas naiintindihan na nila ngayon kung paano kakatipid or kung paano yung tamang approach. So, mas nagtuloy-tuloy ngayon yung business nila. Kasi syempre, naiintindihan natin yung perang pinupuhunan ng mga customer sa kanilang negosyo, hard-earned money nila yan. Totoo. Diba? So, gusto natin protektahan yung negosyo ng ating mga customer para lahat tayo win-win, di ba? Umaangat sila, lahat tayo sabay-sabay aangat. And hindi rin kasi mapapantayan yung peace of mind. Yes. Alam mo yon, yung alam mong makakarating dito, yung in-order mo, alam mo makakarating dito, yung ipang nenegosyo mo. Oo, hard-earned money ang in-invest mo dyan. Mm-hmm. So, syempre, gusto mo na yung in-invest mo ay bumalik. At kumita kahit papano para pwede mo ulitin at maging isa na siyang kabuhayan. Diba? True! Sige sir, baka pwede nyo naman kaming i-tour dito sa inyong warehouse para rin mapakita natin yung iba't ibang products na pina-import dito sa Pinas. Sure, no problem. Let's go! Bali sir, ano tong mga laman na to? Ito, ano to? Mga sound system. Okay, so yan yung mga ginagamit sa mga lights and sounds. Sa mga event. Ayan. So, ito yon. Itong container na to, ang customer dyan nasa 18. 18. Oo, 18. So, sample ng mga iba pa na galing dyan, ito. Ito, racks. Racks? Shelf racks. Mabenta nga rin yung mga racks. Oo, ayan, yun yung karugtong niya. Ayan, shelf rack. Tapos, ito. Ito naman, breast pump. Ayan. Breast pump? Yes. O, diba? Sobrang wide talaga. So, mga ng products. Oh, ginagamit ng mga pang baby, mother and baby products. Ito, air filter. Air filter. So, ayun, kung makikita nyo, iba-iba talaga yung kumbaga wide range talaga siya. And so, ang maganda din, with EAF, diba, kumbaga, meron talaga malalaking products. Talaga na-handle nyo siya ng maayos. So, diba? May malaki, may maliit. May maliit. Oh, may mga machines din. Like for example, ito naman, yung doon. Ito, vendo machine. Vendo machine. So yung mga nakikita mo, mga yung sinusuksukan ng, ng bariya. Yan, ito yon. Tapos, diba? Ito naman, mga solar lights, LED lights. Halo-halo talaga. Halo-halo talaga, diba? Siya. Iba-iba talaga siya. So it depende sa sa order ng client, but mostly yan, general merchandise kung tawagin natin siya, kasi sa loob na isang container iba-iba yung laman niya. Kaya kung may iniisip kayo or pinaplano kayong negosyo, nakokontakin niyo na agad ang Asian Allied Freight. Ayan. And then, may papakita pa tayo ibang products, sir, no? Ah, yes. Oo, kasi ang dami nila dito talaga, ang dami nagpapa-import. So sir, nakita ko tong machine na to. Bali, ano po ito? Ito, press machine. Press machine. And in-import din from China to Philippines. Yes. So, another good thing sa atin is pwede tayo mag-handle ng mga boxes na maliliit. But we can also handle heavy machineries and equipment.
Na safe, makakarating dito sa Pinas. Wow. Yung mga gusto ditong mag-import ng mga printing machines, yan, mga pang-embroidery, pwede. Oo, pwedeng pwede. Kayang-kaya. Yung mga gusto diyang magnegosyo, kontakin na agad ang Asian Allied Freight. Bali, sir, ano naman tong area na to? Ito naman, this is our fulfillment center. So, yung fulfillment, that's a value-added service that we offer to our clients here in Asian Allied. Ang galing! So, even mga small-time businesses pa rin talaga, pwede. Yes, kasi pwede. Yung mga big companies, yung mga big brands naman talaga, usually yung may mga space, di ba? Kaya kapag nag-start ka palang magnegosyo, wala ka pa usually talagang space sa bahay. So, yes, matutulungan nyo rin. Oo. And at the same time, pati yung pagpapak, kasi syempre matrabaho din totoo yan. So, kumbaga, yung mga sellers, mas nakafocus sila ngayon sa pagbebenta. Pagbebenta na lang. So, yung operation, dito na lahat na nangyayari. Pero tama ba, sir? Kailangan muna, from the import, magpapa-import dito, then kayo na yung mag-handle? It depends on... Or pwedeng hindi na dumaan sa importing, then kayo na yung sa mga fulfillment? Pwede rin ganun. Pwedeng ganun. Pwedeng nandito na yung product nila, tapos magpapa-fulfillment na lang sila. Pero, kumbaga siya, case-to-case basis. Case-to-case. Pero, tulad ng sabi ko, value-added service siya. Mm-hmm. Para dun sa mga medyo busy ng mga tao na wala nang time na mag-inventory, mag-pack ng mga orders nila. So, benta na lang sila benta ng benta. Benta na lang ng benta. Kita so, na lang. Oo. Ngayon, si Ma'am Lynn, ipakilala ko si Ma'am Lynn. Hi, Ma'am Lynn. Siya yung in charge dito sa ating fulfillment center. Paano ba yung nagiging process sa mga fulfillment? Actually, yung mga orders from the sellers, binabato nila sa amin every day. Bato na lang? Oo. Kumbaga, sinistend nila sa amin. Yun naman yung ipiprepare namin for packing, which is eventually pinipick up ng courier sa amin to be shipped to the customers. To the customers. So, hindi na rin dadaan sa seller? Hindi na. Sa customers na talaga? Customers na po siya. O, diba? Talagang makakatulong yung fulfillment team nila, Miss Lynn. Yes. And, Miss Lynn, usually, ilan yung lead time? As soon as ma-receive po namin yung orders, pinapack po namin siya. Mabilis na lang talaga. Super so, roughly mga 3 to 5 days. Nasa hindi customer na? Mga 2 to 3 days. From within Metro Manila. If within Metro Manila, ayos yun. Thank you so much, Miss Lynn. Iilan lang to sa mga ready na for pickup na mga courier. Ayan pa. O, diba? Magiging kapartner nyo talaga ang Asian Allied Freight Management. Ang daming for pickup. Habang nag-unload sila, Sir Jem, doon, nakakita kami dito nung iba pang pina-import dito sa Pinas. Ito yung mga trending na umbrella. And usually, di ba, mabibili natin to online or sa TikTok na nasa 250 to 350 pesos. Alam nyo ba na pwede nyo itong mapa-import at mabili from China ng 80 to 100 pesos lang. Kaya malaki yung pwede nyong kitain. Ito pa, oh, yung parang mga tiles. Ayan pa, ang dami pa dito. Scraper, merong mga scraper, may mga gloves. Ang dami. Ah, may honey for waxing. Meron din sa kanilang mga nagpa-import na mga nail lamp. Oh, yung mga pang gel polish natin. So, usually siguro yung mga nag-order nito from salon. Meron din ditong foam maker. Then, ito sir, galing din to from China, in-import din. Yes, correct. Oh, and tama ba sir, mag-message lang sila sa inyong Facebook or Instagram para makapag-inquire sila or gusto na nilang magsimulang mag-import dito sa Pinas? Yes, correct. Napakadali lang. Again, mag-message na agad, mag-like and follow na rin sa kanilang Facebook or Instagram. Lahat ng details na yan and link, ilalagay ko sa description box. Alam nyo, ang dami kong products na nakita dito, kaya lalo ako mas na-excite dun sa mga gustong magnegosyo at nagpa-plan mag-import dito sa Pinas kasi tutulungan na kayo ng Asian Allied Freight Management. Sir Jem, isa sa mga na-encounter ng mga gusto magpa-import dito is yung CBM. So, pwede bang klaruhin natin ano ba yung CBM or yung price factor sa pag-compute ng shipping fee? Pag sinabing CBM, that's cubic meter. Okay. So, nakukuha natin yung cubic meter by calculating yung sukat ng mga boxes natin. So, length times width times height. Height. Okay, so yun yung space na sinasakop ng goods dun sa loob ng container. Ooh, so dun okay tayo nagka-calculate ng shipping fee natin. Sir Jem, ano bang minimum na CBM ng EAF? Minimum natin is 0.2 CBM. 0.2 CBM. Gano'n na ba kalaki yun? About this size. Ito. Ah, okay. Itong tatlong boxes na to,
0.2 na yan. Ah, okay. So, mas malaki pa sa balikbayan. No? Parang mas malaki pa sa balikbayan parang, box. Parang i-compare mo siya sa balikbayan box, medyo mas malaki ng konti. Mm-mm. So, yan. Itong tatlong to, total of 0.2 cm. 0.2 cm. O, sige. Dahil ito na yung parang sample natin ng 0.2 cm, magkano kaya papatak yung shipping fee ng mga items na nasa loob niyan? Ito kasi, since this is general merchandise, mm-hmm. diba? So, ang presyo namin ng per CBM all-in is 8,000. 8,000. So, times 0.2, ito, itong tatlong box na ito, mm-hmm. lumalabas to, 1,600 pesos ang shipping fee nito. 1,600 pesos! Ang dami na nito, kumbaga, mm. diba? Ah, nice! Nakakatuwa. Kung narinig nyo, ha? 1,600 pesos, malaki na yung inclusion, malaki na yung pwede nyo maipadala from China to Philippines. Yes. Pero Sir Jem, ang isa sa kinakatakot din ng mga gustong magpa-import is baka may mga hidden charges, may mga ibang fees. Well, that's a good thing, no? Kasi itong binigay ko sa inyo na presyo, 0.2 CBM, 1,600 pesos, is all-in na siya. All-in na. Ibig sabihin, lahat ng mga dinaanan noon ng mga charges, binayaran na ni AAF at kinonsolidate para mabuo sa isang shipment. Yung mga customs, yung mga ganun, kasama na rin? Kasama na taxes? Din yung lahat, oo. Bayad na lahat yon. Ay, nice! Yun. Magbigay tayo ng mga sample ng mga pinang-import dito sa Pinas. Ano ba muna to? Ayan, may foam maker. Ah, nice. And ito, mura lang talaga nakuha sa China. Mm-hmm. Then dito, pwede mong maibenta ng doble or triple yung presyo. Yes, depende sa produkto. More or less, naglalaro sa ganun. Times 2, times 3 ang profit ng ano yes. ng and depende pa yan sa market mo. Yes. Diba? Kung mas mataas pa yung market mo. Ay, may nagpa import din ng sandals. May mga slippers din dito. Nice. And ano po ba yan, sir? Ito naman, solar LED lights. O, diba? Very wide talaga. Ito, sure ako, mura to sa China. Then, dito sa Pinas, mabibenta mo talaga siya ng mataas ang presyo. Kaya malaki yung kikitain mo. Ngayon naman, kasama natin si Sir Jess, ang Head of Operation ng Asian Allied Freight Management. Mag-hi ka naman, sir. So, sir, may katanungan lang ako. Kasi kanina, nakita kong binaba from the container na galing sa China yes. yung mga items. Yes. Ngayon naman, niloload yun na agad to another container or to another truck. So, ano po bang nangyayari ngayon? Pag dumating na po sa warehouse natin, si Asian Allied, min-offer po tayo na free delivery from our warehouse within Metro Manila and Nearby Provinces. Ah, okay. So, tama ba, sir, yung pagkakaintindi ko? From China to Philippines, may babayaran pa rin shipping fee. Yes po. Okay. And then, to Philippines, here in the Philippines, going to your doorstep, yes. meron na kayong ino-offer na free delivery if within Metro Manila and nearby provinces. Tama po. Ayos. And ang galing, no? Kakababa lang kanina nung mga items, yung mga sound system, ngayon, niloload nyo na agad. Ipapadeliver nyo na agad. Yes, right away po. Wow! Ito talaga yung tinatawag na seamless and hassle-free delivery. So, sir, ano naman itong dumating na bagong L300? Ah, ayan. So, meron kasing mga clients na mas gusto nila sila yung nagpipick up. Mm-hmm. Meron silang sarili nilang transportation or trusted courier nila kasi, syempre, there are also goods na fragile. Okay. Gusto nila, sarili nila yung handling. Totoo naman. So, yun. So, pwede rin. Pwede rin. So, para sa mga nagpa-plan magnegosyo or first time magpa-import, paano po ba nila kayo makukontak? Madali lang. You can send us a message through our social media channels, Facebook, Instagram, and TikTok. And don't worry ha, yung mga links na yan, ilalagay ko sa description box. Mag-like and follow na para updated kayo sa happenings. And tama na sir, nag-o-offer kayo ng 24/7 na customer support. Yes, that's correct. At isa pa ha, may sariling website ng Asian Allied Freight kung saan mamomonitor nyo na yung shipment nyo kaya may peace of mind kayo. Alam nyo, napakahalaga na kapag mag-i-import kayo dito sa Pinas, meron kayong alam na legit at trusted na forwarder. At yan si Asian Allied Freight Management. Tutulungan nila kayo mag-import from China to Philippines na hassle-free na, stress-free pa. Hindi nyo na kailangan pumunta pa dito sa warehouse nila dahil kami na mismo ang nag-legit check nyan para sa inyo. Pero kung gusto nyo pa rin naman, pwedeng-pwede na kayo mag-book ng appointment. Mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page.
At yan, tapos na namin, maiikot kayo sa loob ng warehouse ng Asian Allied Freight Management. So sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo masisimulan at mas mapapalago ang inyong negosyo. For more negosyo tips, mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Like this video na rin and comment below for requests and suggestion. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok at Team Agad Vlog. So again, thank you so much for watching. We love you! Bye-bye! Mag-import na!